Rolling. Hi guys, so welcome sa Hi guys, welcome sa ating official behind the scene kung paano ginagawa ang bawat kwento. Bawat kwento nyo, idol, dito sa Dear IFM. Tara, kwentuhan tayo. Dear IFM, Aruga, Scene 1. Kuya Middel, ikaw nang bahala ha. Ay nako Vicky, ewan ko sa'yo. Ay, kuya naman eh. Ano? Tsaka, bahala ka nga dyan. Ikaw to gumawa ng problema mo eh. Pagkatapos sa amin mo ipapasa? Tay, kausapin mo naman si kuya oh. Nako Vicky ha, huwag niyo akong idamay dyan ha. Tay, pati ba naman kayo? Eh, hindi nyo rin ba ako kakampihan man lang? Ano pinagsasasabi mo? Walang kampihan na nangyayari dito, Vicky! Eh, para kasing pinagkakaisahin nyo na ako eh. Aba, natural lang na pareho kami hindi natutuwa ni tatay sa ginawa mo! Sir Edo, sorry. Kinaisahan sabi ko. Okay. One more. Parang pinagkakaisahin nyo na ako eh. Natural lang na pareho kami hindi natutuwa ni tatay sa ginagawa mo! Kuya! Hindi ko naman talaga sinasabi. Ayan! Ayan ka na naman! Nung bumuka ka sa harap na nakabuntis sa'yo, ano, hindi mo sinasadya yun? Hoy, Middel! Yung bibig mo, ha? Ay, bakit, tay? Totoo naman yung sinasabi ko. Eh, kahit na. Hindi magandang marinig yan ng bata kahit maliit pa yan. Ay, nako. Oo nga naman, kuya. Baka marinig ka ng anak ko, oh. Ay, nako, ha? Tigil-tigilan mo ko! Mukhang ginagamit yung anak mo! Huminahon ka lang, anak. Ano ba? Ako si Tahin, ano ba? Tay! Nabubuwisit ako, malabo ba yun, ha? Vicky naman! Alam mo namang, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Ikaw itong lumandi at nagpabuntis dyan. Pagkatapos ano? Bibiglain mo kami! Magpapaalam ka na lang na mag-a-abroad ka at iiwan mo sa amin ng... One more. Tay. Ano yun? Kumusta si Kat? Ayun, natutulog na. Kumain na ba kayo? Oo. Nauna na kami. Kasi nga, ang sabi mo, gagabihin ka, di ba? Ay, naku, otay. Napakahirap kumita ng pera. Ganyan lang talaga ang buhay, anak. Ay, naku, ano pa nga ba magagawa ko? Di tanggapin na lang. At isipin na baka bukas, swertihin naman ako. Basta tuloy-tuloy lang ang buhay, Middel. Kung sa ngayon, nasa baba tayo, darating din yung araw na tayo naman ang nasa taas. Ay, naku, sana nga, tay. Sana nga. Nga pala. Tumawag yung kapatid mo kanina. At anong sabi? Kinausap ba ni anak niya? Ang tagal niya hindi tumatawag, ha? Nag-usap naman sila. Mabuti na nga lang at tinuruan mo na ako diyan sa video call na 'yan. Masaya yung pamangkin mo at nakausap niya ang nanay niya. Mabuti naman. Teka lang tayo, ha. Nakapagpadala na ba o magpapadala na raw ba siya? Pangit. Makakapagpadala na raw ba siya? Yun nga ang problema eh. May pinapasabi si Vicky. Ay, naku! Nak. Ano yung pinapasabi niya, ha? Na hindi na naman siya makakapagpadala, no? Hindi raw eh. Yun ang... Sabi ko na nga ba eh. Sabi, pasensya na raw at mahirap daw kumita ng pera ngayon doon. Nag-abroad-abroad pa siya. Hindi rin naman pala siya kikita. Alam mo tayo, napakalaking kalokohan yan. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Ano ba? Kilalang-kilala ko yan si Vicky. Alam ko ang takbo ng utak niyan. Lalo na kapag nagsisinungaling siya. Hindi naman siguro, anak. Nako. Sinasabi ko sa inyo, tay, ha? May pera yan. Ayaw lang niyang magpadala. Kung ganun, bakit hindi papadala kung may pera naman siya, ha? Ayaw ko, tay. Pupusta ako, ha? May boyfriend yan doon.
at doon sa boyfriend niya napupunta ang pera, hindi sa anak niya. Pakialamero, scene 1. Aber? Uy, Jared! Kanina pa ako naghihintay dito ah. Pasensya ka na, Bre, ha. May ipinahabol na utos kasi sa akin eh. Ano ba? Nagpapautong ka dyan sa amo mo. Eh, hindi naman sa ganun, Bre, pero... Siyempre, di ba? Dito ako nagtatrabaho eh. Kahit na, Jared! Isipin mo! Tapos na dapat yung oras mo, utusan ka pa? Eh, ano, nakiusap lang naman. Oh, nakiusap lang pala eh. Bakit mo sinunod? O ba, eh, wala namang problema kung pagbibigyan ko lang naman siya eh. Anong walang problema? Hindi mo ba napapansin, inaabuso ka? Sorry. Ay, nako! Gabe, hindi niya napanindigan kasi maaga siya dyan sa karakter niya dyan. Ah, oo, siya na una naghintay. Siya na una eh. Oh, dito tayo naghintay eh. O, nahihirapan ka na bang magtrabaho dito? Okay lang. Mahirap, pero... kaya naman. O, ano ba talaga? Ha? Sabihin mo nga sa akin, ha? Mahirap o okay lang? Sabihin mo nga, magkaibigang bagay naman yun eh. What? Magkaibigan? Ba't sila lagi magkaibigan? Si okay! At saka magkaibigan sila? Sorry. Scene 2! Susan. Uy, Jared. Paupo ako, ha? Oh, sige, oo naman. Sige, upo ka dyan. Salamat, ha? Napasyal ka ulit dito sa amin, ha? Ah, oo, oh, syempre. Alam mo naman, masarap yung pagkain nyo dito. You know. Tsaka, guwapo kasi yung nagluluto. Kaya siguro masarap. Di naman. Yung talaga, oh. Uy, totoo yun. Sige na nga. Sabi mo eh. Ay, nga pala. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Ah, oo. Nagpaalam kasi ako sa amo ko kung pwede ako umuwi na maaga ngayon. Mm. Nandiyan na rin naman yung isang kasama kong magluto eh. Kaya, yun. Pinayagin niya ako. Ay sayang. Uuwi ka na pala? Hindi, pero kung gusto mong samahan mo na kita dito, pwede naman. Walang problema yun. Uy, grabe naman. Oh. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo eh. Baka may importante kang gagawin. Eh, kaya ka siguro nagpaalam na umuwi na maaga. Wala. Gusto ko lang talagang makapagpahinga muna. Eh, mabaut. Mabot. Makapagpahinga muna. Scene 3. Ano? Hindi ka nasasama sa akin mag-abroad? Hindi na eh. Ay, sorry na. Ano ba? Ano ba yung makalukuhan yan, Jared? Eh, hindi ko kasi naiiwan si Susan eh. Uy! Ano bang pinakain sa'yo ng babae niyan, ha? Ano ba, Bird? Huwag ka naman ganyan sa akin. Hindi eh! Hindi! Nakakagulo siya sa plano natin eh! Bird! Ikaw lang yung nagplano niyan. Hindi naman talaga ako kasama dyan eh. Ha? Ano nang sinasabi mo? Ibig ko lang sabihin, di ba ikaw naman yung nakaisip niya, hindi naman ako. Kala ko ba, magkaibigan tayo? Oo, bakit kinukontra mo ako? Hindi naman kita kinukontra. Jared, kung ano yung plano ko, plano mo rin yun. Lagi tayong magkasama, di ba? Oo. Walang iwanan? Walang iwanan. Oo, yun naman pala eh. Galit lang. Si Bert kasi hindi na kapunta lang. Oh, tama na! Ganun dapat mo. Ano ba, Bert? Scene 4. Andito ka. Galit na naman to. Mainit yung ulo lagi. Inuma pa. Inuma pa to. Tayo na lalong ganito. Scene 4. O, ano, Jared? Kumusta? Ayos na, Bert. Parang hindi naman eh. Hindi, ano? Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Ikaw? Eh, siyempre. Okay na okay. Mas okay kesa sa'yo. Lalabas din ako, no? Teka, Karam, paano na yan? Akala ko ba dapat pa
parating na may... Parating. 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 Magkasama kayo. Parating. Palaging. Ulit po from the top. Lalabas din ako. Paano ba yan? Akala ko ba? Iakala ko ba dapat parating may tao dito sa bahay para hindi magalit si tita? Bahala na nga. Hindi magagalit, promise. Tsaka, minsan lang naman eh. May dali na, mag-aayos na ako. Tami lang, tami. Naku, bilisan mo. Excited ka, girl? Mm-mm. Transition. Sorry nga pala. Hindi kita kinausap ng isang buwan, ha? Mabaayos lang yun. Nagpaalam ka naman eh. Kaya hindi ako galit. Pero okay lang ba kung... tatanungin ko kung anong nangyari. Bakit nawala ka ng isang buwan? Ay, family problem. Mm-hmm. Nascam kasi yung mami ko ng almost 200,000. Ha? Nascam 200,000? Oo, oh, yeah. Invest ko no, pero hindi naman pala. Kaya yun. Nagkaroon kami ng financial problem, pero ayos naman na ngayon. Okay. Mabuti naman kung ganun. So, yun lang yung dahilan kung bakit sabi mo makawala ka ng isang buwan? Mm-hmm. Ayoko kasing nadami ka sa problema ko. Eh, syempre, magiging mainit din ang ulo ko kasi naghahanap kami ng paraan para maayos. Hindi kita makakausap kaya sabi ko, makawala na lang muna ako ng isang buwan. Kahit nililigawan mo ko, alam mo, magkaibigan pa rin naman tayong dalawa, diba? Tsaka, alam mo, masasabihin mo naman ako ng problema eh. Ayokong maging pabidat. Ayokong maramdaman mo kung ano yung nararamdaman ko. Ay, naku, ikaw naman talaga. Pero, masaya ako dahil okay ka na ngayon, ha? Oo. Okay na. So, pwede ko pa naman ituloy yung paniligaw ko sa'yo, diba? Oo naman, pwedeng-pwede pa. Sinto! Babe, kain ka muna. Kanina ka pa hindi kumakain eh. Sige lang. Wala akong gana kumain eh. Uy, kanina ka pa kaya walang kinakain. Magkakasakit ka na sa ginagawa mo ngayon. Sige na, kahit konti lang. Kahit lamnan mo lang yung san mo. Hindi nga talaga ako nagugutom. Okay, sige. Nalagay ko na lang to dito ha, para kung sakaling magutom ka, nandito lang. Gabi na, hindi ka pa ba uwi? Sinabi ko na sa'yo, diba, na dito muna ako, para may makasama ka lang. Hindi na naman ako mapakali pag iniwan kita dito eh. Nilibing kanina yung paborito mong lolo, so... alam ko naman, malungkot ka, kaya gusto ko kasama mo ako ngayon. Hindi na, okay na, huwag na. Kaya ko yung sarili ko. Kaya? Hindi ka lang kumakain ng maayos, oh. Bilang girlfriend ko, dapat lang naman na... Sorry po. Sorry na lang ako yung laway ko. Scene 3, Yeye Bunel. Yeye. Scene 3 na! Scene... I'm sorry. Scene... Scene 3. Uy, Kara! Tumala ka na naman dyan! Ayos lang ako. Ayos! Kara, saan dyan yung maayos, ha? Ilang buwan ka ng ganyan. Kung hindi tulog, nakatulala. Kung gising, nakatulala pa rin. Hindi ko nga alam kung nagda-diet ka lang ba o nagpapakamatay. Alam mo, pwede ba? Huwag mo nang isipin yung jowa mong parang kabuti. Oo, kabuti! Yung parang ililitaw na lang bigla, ganun. Nainis ko lang naman siya eh. Nainis ko lang naman eh. Hay naku, Kara. Pwede mang mag-move on ka na? Ilang buwan nang hindi nagpaparamdam sa'yo yung tao. Wala kang mapapala kung magmumukmuk ka dyan. Pwede ba? Alam mo, saka malang ako maiintindihan pag naranasan mo na yung naranasan. Hindi ko mararanasan yung katulad mong nangyayari sa'yo. Alam mo, wala ka nang ibang ginawa kundi magmukmuk. Masyadong kinaril yung pag-break up niya sa'yo. Diyos ko. Saan mo nagagawa ko? Hindi pa ako nakaka-move on eh. Hindi naman tutulad lang ng pinapanood natin na pag natapos ng umiyak sa isang scene, okay na. Wala na. Move on ka na. Dahil, reality to.
Totoong nangyari to. Totoong masakit yung nararamdaman ko. Kaya hindi ko alam kung makaka-move on ba ako agad. Okay? Saka nangako siya eh. Okay. Nangako na babalik siya sa'yo. At naniniwala ka talaga doon, Kara, ha? Bakit hindi? Oo, parati siyang nangangako. Parati niyang sinasabi na mawawala siya. Pero ang importante doon, bumabalik din siya. Tinutupad niya ang pangako niya sa akin na babalik siya. Wow! Thank you pala, may andito ah. ano naman itong binigay mo sa akin? Ibuksan mo na lang. Sige na, Nami. Ibuksan mo na. O, sige na nga. Ang cute! Wow! Ang ganda! Mayan, paano mo naman nalaman na ito yung gusto kong bag? Kasi diba, nag-call tayo ni na tita, tapos lagi kang nakatingin dyan, tapos sinasabi ko sa'yo na sabihin mo sa mama mo, pero ayaw mo naman. Kaya ayan, binigay ko na lang para sa'yo. Tapos sinipon ko talaga yung paon ko, tapos dinagdagan na lang ni mama yung kulang. Thank you, Inza, no? Sa 7-7, tsaka nilang kasi palitan siya. Ang baba naman. adjust. Ganyan ka. Sorry. Ganyan ka. Ano katapos natapos? Ma. Next year na birthday ni Joya. 18th birthday na yun. So, anong plano natin? Ay, oo nga pala, no. Eh, di dapat magpa-party tayo noon. Eh, di po niya yun eh. Oo, tama. Doon na lang kaya sa pinagdibuhan ni Chrissy. Maganda dun. Hotel? Wow, buti pa si Joy nakapag-debut. Ano ka ba, bunso natin yun? Kaya kailangan natin paghandaan ng debut niya. Mahal dun. Venue pa lang yun. Wala pa dun yung catering. Saka yung wedding gown. What? Anong wedding gown? Gown lang. Oo nga, bakit wedding gown? Ito wedding gown. I'm sorry. Ang bilis naman. Hindi mo lang. Tumalun si ano. Mahal doon. Venue pa lang yun, no? Wala pa doon yung catering, saka yung gown. Sigurado ka na i-hotel mo yung debut ni Joy? Ayoko nga, anak. Sa pagkakaalam ko, higit 50,000 ang nagastos ni na Glenda doon. Ano kaya kung sa clubhouse na lang ng subdivision ni Natita? Pwede. Ako na maghahanap ng catering service. May kakilala ako. Mura lang doon pero masarap. Oo, tama po. Mayan, ikaw na ang sasagot sa gawin, ha? Ako nang bahala sa catering service. Tapos hati na tayo sa iba tulad ng photographer, videographer, saka hair and makeup artist. Ano, G? Okay, sige lang. Ang babait naman ng mga anak ko. Pero huwag muna natin sasabihin kay Joy, ha? Para surprise. Ano ba? Mahirap lahat eh. Challenging po lahat, challenging. Yun, challenging lahat. Challenging ba? Ang challenging role po para sa amin is yung mga bata na high pitch or mga 10 to 8 to 5 years old. Kasi sobrang late na po ng boses sila. Yung range ko po kasi medyo malalim. Dahil na kayo po kailangan. Pero po, pag naku bata, hihirapan ako. Challenging role na nakuha ko ay
yung pagiging bading na may nanonood ng mga estudyante. Bakit may problema ka sa bading? Challenging role. Siguro yung pinakauna is yung parang psychotic na babae, na girlfriend, na obsessed siya doon sa isang guy. So isa yun kasi ang bilis mag-shift ng emotion niya eh. Sobrang bilis. Tapos yung isa pang siguro challenging usually sa SPG kasi well, challenging naman talaga nangyayin ganun pa sa SPG kasi hindi, parang hindi siya normal sa'yo. So yun, yung mga challenging. Challenging roles, yung mga intense emotions na kailangan mong magalit at yung role bilang isang role. Sa akin, yung mga naging challenging role na nakuha ko, yung mga karamihan kasi nakuha ko sa tatay. Lasing, like yung tatay mo. Eh, ano, dapat ganito, dapat. Ganun nga ganun tatay. Tapos, minsan kaibigang lasing. Yun yung mga karamihan nakuha kong role yun. So, cha-challenge pa ako doon kahit ang tagal ko na. Challenging. Honestly, bading. So guys, in real life, ano, bakla po ako. Pero yung effeminate na maingay na bakla, hindi ko alam kung paano siya ano eh. Yun din yung challenge ko nung nag-audition ako, yun ang hindi ko makuha. Mas kaya ko pong maging lolo or tambay. Pero ang bading yun yung pinaka-challenge. Yung pinakatumatak sa akin na line is yung hindi dahil babae ako, mahina ako, malikat, dahil mas malakas ako at mas matalino ako kesa sa'yo. Good. Pinakatumatak sa akin ay ang galing ko magtsako. Ang galing ko magtsako. This is the next video. Okay. Ano? Hindi ko ito malilimutan eh. Yung heist. Oo, kasi diba? Ay, ano nun? Nakuha ka lang. Linyang tumatak sa akin. Nay! Dugot pa! Awis ko yung pinagpili ko dyan! Anyway, mostly yung mga lines ng isang anak na nagagalit sa nanay kasi hindi sila binavalue. Ano yan? Kahit ganito lang ako, papatunayan ko yung magiging kakayahan ko. Tumatak yan sa akin kasi ano kahit anong position or estado mo sa buhay, I believe you can always do anything. Ang favorite kong linya, yung sa kabet na ako na lang kasi piliin mo yung asawa mo. Pag hindi naman, ay ulit. Ako na lang kasi piliin mo, iwanan mo yung asawa mo. Dito ka sa akin, pares. So, sa kwentong ano, sa kaya ko ni basta yung kwentong kaya ko tungkol siya sa isang ama na sabi niya doon, ano, gagawin kong lahat para sa anak ko. Ganun, para ibigay sa kanya mga pangailangan nga kahit single father ako. Makinig na sa IFM 93.9, Monday to Friday sa programang Dear IFM. Hashtag, kwentuhan tayo! Hi guys, iniimbitahan ko po kayo na makinig gabi-gabi sa Dear IFM. Dito lang sa 93.9 IFM tuwing 8 PM hanggang 11 PM ng gabi. Makinig na kayo sa 93.9 IFM at lalong-lalo na sa Dear IFM tuwing Mondays to Friday ng 8 PM to 11 PM. Para sa kwentong magugustuhan ninyo, tutok lang sa IFM 93.9. Dito lang sa Dear IFM, kwentuhan tayo! So everyone, manood kayo at magkwentuhan tayo. Dito lang yan sa 93.9. Narinig ko na yun. Yes, so tumutok lang po kayo sa 93.9 IFM, lalo na sa programang Dear IFM, Monday to Friday, 8 PM to 11 PM. So yun lang po, kwentuhan tayo. Tara, kwentuhan tayo. Kinig kayo, para sa kwentuhang diretsang kwentuhan at mga kwentong diretso sa puso mo. Siyempre, Dear IFM, kwentuhan tayo.